Hello mga viewers, welcome back to my YouTube channel. So ngayon ituturo ko sa inyo ang mabilis at tamang pag-fill up ng tax information sa Google AdSense. So para po sa mga wala pang idea at mga bagong monetized channel ay panoorin nyo po ito para matutunan nyo kung paano ang tamang pag-fill up ng tax information. So gusto nyo matuto kung paano ay panoorin po ng buo ang video tutorials na ito, kaya keep on watching! Ating gagawin ay punta tayo sa ating Google Chrome. So doon po natin guys i-search yung www.googleadsense para makapasok tayo. So ayan guys, yung makikita natin sign in Google AdSense. So click lang po natin yan. Then ito po yung makikita natin. So click lang natin sa taas, tapos ito po yung makikita natin ay click yung payments. Then yan po yung makikita natin, manage tax info. So sa baba guys, click natin yung add tax info. To continue, first verify that it's you. So i-sign in natin dyan guys, i-enter natin yung password ng ating Google account para po makapasok tayo. Ayan po, basahin nyo po muna yung mga nakasulat dyan sa taas. Then sa baba po, what type of account is, so individual po tayo. Click lang po natin yan din. Click natin yung next. Are you a citizen or resident of the United States? So dito tayo guys sa no, dahil nandito lang naman tayo sa Pinas. Pagkatapos ay click natin yung next. Select W-8 tax form. Based on your previous selected answers, a W-8 form is needed. So piliin natin to guys, yung W-8 BIN or W-8 BIN. This form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax and treaty benefits. Pagkatapos nyan guys, is click po natin yung sa baba, start with W-8 BIN. Ito na po yung ating makikita, DBA doing business ads name or disregarded entity. So wag na natin lagyan guys, dito na tayo sa country region of citizenship, lagyan natin ang Philippines. Then ito po guys yung sumunod na lalagyan natin, yung taxpayer identification number. So dito tayo guys sa foreign TIN, so dyan natin ilagay yung ating TIN number. Dito na tayo guys, tapos na tayo sa number 1 tax identity. So number 2 na tayo, address, permanent residence address. So click lang po natin yung box. Next po, ayan, pilapan lang po natin lahat yan ng information about sa atin. So pilapan lang po natin yan guys hanggang sa matapos natin pag fill up. Postal address is same as permanent residence address. So kailangan magkapareho yan guys. Click lang natin yan guys, yung box. Then pagkatapos po, click po natin yung next. So ayan na guys, nabiview na natin yung ating tax identity or tax information. So pwede pa natin yan guys i-review para ma-double check nyo po. Then yan guys, number 3 na tayo, tax treaty. Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So yan guys, click natin yung yes. Pagkatapos po ay click natin yung box. Ayan, tapos yung country or region, lagyan natin ay Philippines. So andito na tayo guys. Reminder lang po, dapat yung tatlong box na yan ay maklik nyo po muna, dahil kung hindi nyo po maklik, ayan, di nyo po ito guys ma-click dito sa yung sa gilid, yung withholding rate. So hindi po tayo makaklik dyan, kaya importante po na maklik po muna natin yung tatlong box na yan. At syempre dito guys sa article and paragraph yan, ilagay natin is article 8 and paragraph 1. Tapos dito naman sa withholding rate, ayan, ilagay natin is zero reduced treaty rate. So, andito na tayo guys sa motion picture and TV royalties. So dito guys sa article and paragraph, ilagay natin is article
13 and paragraph 2A. Dito naman sa withholding rate, 15% reduced treaty rate. So 15% reduced treaty rate. At dito naman tayo guys sa other copyright royalties. Ayan, article and paragraph, article 13 and paragraph 2A yung ilagay natin. At syempre yung withholding rate, 15% reduced treaty rate. So wag natin kalimutan guys yung mga box dyan, eh clickable naman po yan guys. Dito na tayo sa baba, click lang natin yung box at syempre click na natin yung next. So andito na tayo guys sa number 5 certification, so medyo malapit na tayong matapos. Then ito guys yung makikita nyo dito po sa your signature, full legal name. So kailangan guys kung ano ang pinil up natin kanina, yun din po ang isusulat natin dito. So sa akin kasi guys ang sinulat ko ay ang yung pangalan ko po at apelyido. So yun po guys yung i-type natin dito. Are you the person listed in the signature section? So yes tayo guys, kasi tayo naman yun guys yung nasa signature na yan. At syempre click natin yan guys. Then next na tayo guys, click natin yung sa baba. Has the individual or entity identified in the tax identity section performed any activities and service for Google with US? So dito tayo guys sa no. And then syempre guys, click natin yung box. I certify that the service provided to Google or its affiliates will be performed softly outside the US and that any labor of capital including facilities or the tools used to provide such service will be physically located outside the US. So dito tayo guys sa status change affidavit. Are you providing tax info for a new or existing payment profile that hasn't received payments or an existing payment profile that has previously received payments? So dito tayo guys sa unahan, I am providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payment. So kasi di pa naman tayo nakakasahod guys dito sa kay YouTube. So yung sa baba guys, yan yung ata yung mga nakakasahod na at malaki na ang kinikita sa kay YouTube. So dito na tayo guys sa baba, click na natin tong submit. So ayan na guys yung reply sa atin, ang bilis lang po. Ayan, manage tax info, ayan, from WBIN. O ayan, status is approved na po tayo guys ngayong September 19, 2021. Tax forms and withholding WST rate. And guys, nakalagay sa baba yung motion picture and TV watch or WST rate is 15% claim po. At syempre yung other copyright WST rate is 15% claim. At syempre yung service WHT rate naman is 0% kasi wala pa naman tayong kinikita dito guys. So hindi pa naman tayo mabawasan ng mga ganong tax. At syempre guys, mag-email rin yan sila sa atin. So ayan guys, nakikita nyo naman, your tax information has been approved. So ganun lamang guys kadali. Sana natutunan nyo po ang ating tutorials ngayon. At syempre sa may mga katanungan, pwede po kayo dyan guys mag-comment sa comment box section ng aking videos. So kung nagustuhan nyo po ang aking topic ngayon ay huwag kalimutang mag-comment, like, and share po. At syempre huwag kalimutang mag-subscribe at hit notification bell para updated ka sa videos na aking i-upload. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs.